Good evening po! Ayan po, buksan natin yung ating niluto or nilaga po natin yung ating puso ng saging, mga kaguro. Ito po ngayon ang ating recipe. So, ito po yung gagawin nating lumpia ngayon, mga kaguro. So, itatry ko lang po kung masarap po ba, kasi medyo tipid po ito, mga kaguro. Imbis na ang ipanghalo natin sa pork na para po sa ating Shanghai or lumpia ay ito na lang po yung puso ng saging, hindi na po yung carrots at saka yung patatas. So titingnan po natin, mga kaguro, kung masarap at very approved po ba ito sa aking pamilya, mga kaguro. So try ko lang po ito na puso ng saging ang aking ilalagay kasama sa ating giniling, mga kaguro, or pork na giniling. So, gagawa po tayo ng lumpia ngayon, mga kaguro. Lumpiang puso ng saging with pork. Ayan. So, ito po ay pinakuluan na po natin, mga kaguro. Pinapalambot ko na po ito. Ayan yung puso ng saging natin. So, aalisin lang po natin, tatanggalin lang po natin siya dito sa tubig at palalamigin, tapos hiwa-hiwain po natin siya na parang giniling, kasing laki or kasing liit ng giniling po, mga kaguro. So, balik pa ako, mga kaguro. Ayan, anuhin ko lang po itong puso ng saging natin na pinalambot. Lalagay ko lang po sa ating plato, mga kaguro. So, ito na po, mga kaguro, yung mga tinanggal nating balat ng puso ng saging na hindi po pwedeng isasali kasi matigas po ito, mga kaguro. Kaya, kukunin na po natin yung ating puso ng saging, mga kaguro, na pinakuluan natin. So, saglit lamang po. So, ito na po siya, mga kaguro, ayan. So, meron pa po dito. Alisin lang po natin. So, hindi po natin siya ganong pinalambot, mga kaguro, dahil igigisa din po natin ito kasama sa ating giniling na baboy, mga kaguro. Alam niyo po ba, mga kaguro, na itong puso ng saging, nilalagay din po namin ito, mga kaguro, sa dinuguan. Dinuguan na lamang loob. So, masarap din po ito ilalagay sa dinuguan, mga kaguro, isasama sa dinuguan. At yung ito pong puso ng saging, kapag isama niyo po ito sa dinuguan, mga kaguro, ay hiwain mo po siya ng maliliit. Yung hilaw pa po, tapos parang anuin mo siya ng maliit, hiwa-hiwain mo po siya ng maliit. Tapos, isasama po siya sa pag-isa doon sa lamang loob na gagawin mo pong dinuguan. So, masarap po ito. Try nyo po, mga kaguro. So, ayan. So, ito na po, mga kaguro, ang ating puso ng saging. Ayan po. Ayan. So, ngayon po ang gagawin natin dyan ay hiwain po natin siya, mga kaguro, ng maliliit na hiwa. So, usod. Tanggalin lang po natin. Ligpitin lang po natin, mga kaguro, yung ating ito, yung mga pinagbalatan sa puso ng saging. Nalagay lang po natin dito sa plastic.
punasan lang po natin mga kaguro. Yan. So, usod lang po natin. Ito po yung ating giniling mga kaguro. Ayan. Giniling po na pork. Yan po yung ating gawing lumpia with ano, puso ng saging mga kaguro. So, hiwa-hiwain na po natin yung ating puso ng saging na pinakuluan po natin, na pinalambot. So, medyo half cook lamang po itong ating ginawa sa ating puso ng saging mga kaguro sa pagpapakulo. Malambot na nga po siya mga kaguro eh. Medyo mainit pa po pero kaya na. So, medyo mas pinuhin pa po natin mga kaguro kaya ganunin natin. Para po, pag kinagat na po yung ating Shanghai o yung ating lumpiang pork, ay hindi po anong maramdaman yung ating puso ng saging. Hanggat makatipid tayo mga kaguro, gawin natin ang natin na makatipid tayo. So, imbis na carrots na mahal po at saka patatas, ang panghalo na lang po natin sa ating lumpia ay ito po yung ating puso ng saging. May keso pa naman po ako doon mga kaguro, hindi maliit lamang po pero i-divide po natin 'yon at lalagyan natin ng kaunting keso ang ating gagawing lumpia. So, kunin lang po natin itong ano. Pag ilaw po kasi ito na gayakin mo po, pinupinuhin mo po, tapos sa kaigisa, siyempre po meron po siyang mapakla na lasa. Kaya pinakuluan po muna natin mga kaguro para yung pakla niya ay mapunta na po doon sa tubig na pinakulo natin mga kaguro. So habang nagayak po ako dito sa ating puso ng saging panghalo ng ating Shanghai mga kaguro ay shout out ko lang po mga kaguro yung aking mga viewers, sa aking mga silent viewers po, lalong lalo na po sa aking mga subscribers po mga kaguro. Shout out po sa inyong lahat at sa mga nakilala ko po sa YouTube, shout out po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo isa-isahin, pero lahat po kayo ay kinukumusta ko po at sinashoutout. At doon po sa mga bago ng nanonood ng aking video, ng aking mga vlog, salamat sa panonood at sana po ay subscribe nyo naman po ako mga kaguro, please. Salamat po! So doon po mga kaguro, sa mga hindi po kumakain ng puso ng saging, try nyo po. Masustansya naman po ito dahil ito ay gulay.
So yung kung yung ayaw po na puso ng saging ilalagay, siyempre po lalagay niyo po siyempre yung carrots at saka patatas. So ako lang po, tinatry ko lang po ito, pero pwedeng-pwede na naman po. Kita try din po yung ginagawa ko. Libre po ito, mga kaguro. Dahil gusto ko lang pong i-share sa inyo, mga kaguro, yung mga paraan ko sa pagluluto para sa aking pamilya, mga kaguro. So, doon po sa mga, syempre, maraming mga puno ng saging dyan, maraming mga saging or mga kasagingan po. So, maraming mga puso ng saging dyan, pwede nyo pong kunin at gagawin pong ganito. Syempre po, pag gagawa kayo ng Shanghai, gamitan nyo rin po ng pork, ng giniling po para at least yung hindi po kakain ng puso ng saging, mapakain po sila dahil may kasamang pork, may kasamang baboy, mga kaguro. Yan, medyo marami po itong ating puso ng saging. So, baka po hindi na rin natin ito ubusin. Masarap din po ito, mga kaguro, nilagang puso ng saging. Tapos, mag-ano tayo ng parang gawin nating salad, mga kaguro. So, dahil pinakuluan na po ito, pwede nating timplahan po siya, mga kaguro, ng kamatis, sibuyas, paminta, toyo, asin po, suka, ayan po. Tapos, himay-himayin lang po itong pahaba. Tapos, timplahan nyo na po ng suka, asin, paminta. Siyempre po, magic sarap din po. Ayan. So, meron na po tayong salad na puso ng saging. So, titingnan ko po, parang marami na po ito kung ubusin natin, mga kaguro. So, yung iba siguro nito, magtira tayo para gawin nating salad na puso ng saging, mga kaguro. Pasensya na po kung maingay yung pagkaganito ko, mga kaguro. Ha? So, lagay lang po natin dito, mga kaguro. So, ayan po. Siguro ito na lang po yung gagawin natin. Ito na lang po. Tapos ito pong natira, gagawin nating salad na puso ng saging. Titimplahin natin, mga kaguro. So, ayan po. Tapos na po tayo. So, itira na po natin yung iba para sa ating salad na puso ng saging, mga kaguro. So, lagay lang po natin dito. Gasan lang po natin yung ating tangkalan. At punasan natin dito, mga kaguro. Yan, si Tantan po, mga kaguro, kung naririnig nyo. Naglalaro siya, mga kaguro, kasama yung kanyang bagong friend na si Renren ata yun. Yung pinakita ko sa inyong vlog, yung bago pa lang niyang nakilala. Bagong lipat po dito sa aming lugar.
So, ito na po mga kaguro ang ating, yan, puso ng saging na ginayak po natin ng maliliit. So, ito naman po mga kaguro yung ating, ito po yung ating lumpia wrapper po. Nahiwalay na po itong iba. Ito po ay hindi pa. So, hiwalayin lang po natin mga kaguro ha. So, hindi ko na po kayo dadalhin sa paghiwalay nitong ating lumpia ng saging. Ah, lumpia ng ano po, lumpia wrapper po. So, ilan lang naman po, 10 pesos lang naman po itong hindi pa po nahiwalay. So, balik po ako mga kaguro. Ito na po mga kaguro, naka-ready na po yung ating mga kailanganin para sa ating paggawa ng Shanghai o lumpiang puso ng saging na meron pong giniling mga kaguro. So, ito na po yung ating puso ng saging na inano natin, pinipino sa paghiwa, na nilaga na po natin mga kaguro, doon po sa hindi pa po naka, ano, ito naman po yung ating bawang, hiniwa natin ng pino, pati na po yung ating sibuyas, at ito na rin po yung ating lumpia wrapper, o Shanghai wrapper po, mga kaguro, atin na pong hinihiwalay-hiwalay, at syempre po yung white egg po, yan. Nagbukod po tayo ng white egg para po pampahid natin para dumikit po or ma-close natin po yung ating gagawing lumpia. Ito naman po yung ating giniling mga kaguro, pork giniling, at ito naman po yung itlog na to ay panghalo po natin ito kapag pagkatapos maigisa natin ang ating giniling at saka ano, puso ng saging. Lalagay po natin ito mga kaguro bago po natin haunin ang ating igigisa mamaya. So, ayan na po mga kaguro. At yung ating keso ay bumili pa po yung ating asawa mga kaguro. Inutusan ko muna siya kasi yung sinabi ko po sa inyo, meron tayong maliit na keso mga kaguro ay hindi na po, parang bato na po mga kaguro. Ayan, asan na pa? Yan. So, andito na po mga kaguro. Andito na po yung ating keso. Pinabili ko po yung ating aking asawa. Pinabili ko na po yung aking asawa ng keso kasi po ito po yung sinabi kong maliit na keso. Sobra pong tigas, parang bato na po dahil matagal na po siya sa ref. Kaya hindi na po natin pwedeng magamit dahil napakatigas po. Hindi mahiwa. So ayan, bumili po tayo ng keso po. Yan. So, ihanda ko lang po mga kaguro, hiwain ko lang po ito, yung keso natin ng maliliit, ng pahaba. Ito na po, nakasanang na po yung ating kawali, yung maliit na kawali lamang po yung ating gagamitin mga kaguro sa pagisa ng ating giniling at saka yung ating puso ng saging. So, lagyan na po natin siya ng mantika. So, wait lang po natin mga kaguro na uminit po siya. Wala po tayo mga kaguro ng ating sandok. Ito na po pala mga kaguro yung ating keso. Ayan, hiniwa po natin ng maninipis na mahaba po. So, kalati lamang po yung ginamit natin mga kaguro na keso. Kalati na isang buo. So, try natin kung mainit na ba yung ating kawali. Okay, pwede na po. Lagay na po natin ang bawang. Next naman po natin ang ating sibuyas.
Ang bango, mga kaguro. So, ayan po. Bango. Okay, next naman po natin ang ating giniling, pork giniling, mga kaguro. So, alisan lang po natin ng kaunting tubig kasi meron pa po siyang katas ng tubig. Okay, so lagay na po natin ang ating giniling. Pork giniling po ang ating ano. Ihalo sa ating puso ng saging na gagawin natin Shanghai. O lumpia po, mga kaguro. So, syempre po, inuna natin ang ating pork dahil hindi naman po natin ito pinakuluan. Diniretso na po natin siya sa pag-isa, mga kaguro, syempre. And then, ihuli na po natin yung ating puso ng saging dahil napakuluan na po natin ito, mga kaguro. Lagyan na po natin ng kaunting asin, mga kaguro. Timpla natin ng kaunti lamang po asin. Dahil mamaya po, pag naigisa na po natin kasama yung ating puso ng saging, ay titimpla natin ulit. Saka natin tikman kung tama na po ba ang timpla. At lalagyan na rin po naman natin mamaya ng toyo at saka oyster sauce, mga kaguro. So, lagyan na natin ng kaunting asin. So, wait lang po natin, mga kaguro, na medyo mag-brown na po yung ating giniling. Saka po natin isama sa pag-isa ang puso ng saging, mga kaguro. Hugas po muna tayo ng kamay dahil medyo magmamantika na po yung ating kamay. Dahil sa itlog, mga kaguro, para malagkit. So, naghugas po tayo ng kamay, mga kaguro. So, ayan po, malapit na po siyang mag-brown. At pantayin po natin na medyo matuyo na po siya, mga kaguro. Na lalabas na po yung kanyang mantika. Yung natural na mantika po ng ating pork. Saka po natin igisa-isama yung ating puso ng saging. So, narinig nyo po ba na tumutunog na po siya? Ibig sabihin, patuyo na po siya, mga kaguro, at kalabas na po yung kanyang mantika.
Ayan po, magmamantika na po siya. Ngayon ay ilagay na po natin ang ating puso ng saging. Kakatasin po siya kasi medyo itong puso ng saging natin ay medyo may tubig pa po siya. May katas po siya dahil galing po itong nilaga po natin, mga kaguro. So, ikot lang po natin para makita nyo. So, hinaan lang po natin yung ating apoy dahil medyo malakas po. Yan. Ayan na po ang ating puso ng saging. Nilagay na po natin sa ginisa. Sinama na po natin sa ginisa nating pork giniling, mga kaguro. So, lagyan na po natin siya, mga kaguro, ng kaunting toyo. At saka ano po, oyster sauce. Then, kaunting oyster sauce. Ayan po. Haluin natin. Nalaglag ang ating kutsara. Sukwa po tayo ng another na kutsara, mga kaguro. Tanggalin natin itong dumikit sa sandok. Ayan. So, ngayon po ay lagyan natin siya ng paminta na organic, mga kaguro, na lagi kong ginagamit. Okay. Konti lamang po kasi baka maanghang naman po siya. Pero wala naman po itong sili. So, nalagyan na po natin siya ng paminta. O, kita niyo po, mga kaguro. Ayan, medyo may konting katas po siya dahil po sa ating puso ng saging. And then, syempre po, ang ating pampasarap. Lagyan na po natin siya ng magic sarap. Ito po ay hindi po, bawas na po ito, mga kaguro. Konti na lang to. Simutin na lang natin. Ang ating itlog po, mga kaguro, na ilalagay po natin dito, pagkatapos po siyang maigisa, ay nilagyan na rin po natin ng kaunting asin at saka kaunting bitsin po, mga kaguro, para po may lasa na po siya bago natin ilagay yung itlog dito, mga kaguro. Okay, bago po natin lagyan ng asin, mga kaguro, lagyan ulit natin ng asin, ha? Pero bago po natin lagyan ng asin ulit, ay titikman po muna natin, mga kaguro, para sigurado tayo na baka po ay aalat ang ating gawa, mga kaguro. So, try, tikman po muna natin. Painaan lang po natin, mga kaguro, yung ating apoy. So, tikman po natin, mga kaguro.
Kahit medyo matabang siya, mga kaguro, pero malasahan mo, ang sarap po, mga kaguro. Hindi mo po maramdaman yung puso ng saging na nilagay natin, mga kaguro. Nakakatuwa. So, konting ano na lang po, konting asin. At okay na po siya, mga kaguro. Yan. Okay. So, ayan na po, mga kaguro. Haluin natin. Ang sarap niya talaga po, mga kaguro. Pag hindi mo po siya titingnan at hindi mo alam na may puso ng saging po ang nilagay natin, hindi mo masabing meron po siyang puso ng saging, mga kaguro. Kaso lang po, siyempre po, wala po siyang, hindi po siya colorful, mga kaguro, di ba? Dahil wala po siyang carrots at saka patatas. Ano lang po, puso ng saging lamang po yung ating nilagay sa ating giniling, mga kaguro. Pero siyempre po, try nyo po, mga kaguro, masarap siya. So talaga naman yung mga anak natin, yung hindi kumakain ng puso ng saging, ay mapapakain po, mga kaguro, dito. Dahil hindi nila malaman na ito po ay nilagyan ng puso ng saging. Ayan. So ngayon po ay ilagyan na natin ilagay na natin ang ating itlog. Ito, mga kaguro. Haluin natin ulit. Tapos lagay na natin dito sa ating giniling at puso ng saging. Para ang sarap din to gawin, mga kagurong, bola-bola pala, mga kaguro. Sorry. So, para masarap po ito gawing bola-bola-bola. Yan. So, wait lang po natin na medyo maano na po yung itlog. Saka po natin siya haluin. So, ayan na po siya, mga kaguro. Nilagay na po natin yung ating itlog. So, medyo paluto na po ang ating itlog. Patuyo na po siya. Haluin na po natin, mga kaguro. Taka lang ha. Pwesto lang po natin yung ating cellphone. Yan. So, haluin na po natin ha. Uulitin ko po, yung ating gagawing Shanghai ay puso ng saging, mga kaguro, na may kasama siyempreng giniling na baboy. At ito po, nilagyan na po natin ng itlog, tatlong itlog po, mga kaguro. Ayan, so okay na po siya, mga kaguro. Palamigin na lang po natin siya, mga kaguro, saka po natin siya babalutin. So, ito pong dumikit dito, subo na po natin, mga kaguro. Wow! Lalong sumarap, mga kaguro, na nilagyan po natin siya ng itlog. So, ayan po! Palamigin na lang po natin ito, mga kaguro, para pagka medyo malamig na ay pwede na nating balutin sa lumpia wrapper. So, balik ako, mga kaguro! Umpisahan na po natin, mga kaguro, sa pagbalot nitong ating ginisang
giniling at saka puso ng saging. Babalutin na po siya sa ating lumpia wrapper po, mga kaguro. Dahil medyo malamig na po siya, pwede na po siyang babalutin. So, kukunin ko lang po siya dito sa ating kawali. Ipat ko lang po siya sa plato, mga kaguro. Parang marami-rami po to, mga kaguro. Ang oras po, mga kaguro, ay mag-8 o'clock na po, mga kaguro. Dito po sa aming orasan ay 7:40 o 7:35. So, magbalot na po tayo, mga kaguro. Samahan niyo po ako sa pagbabalot, pero hindi ko na po kayo isasama sa pagtapos ito sa pagbalot po, mga kaguro. So, papakita ko lang po sa inyo yung iba, kaunting pagbalot natin. So, medyo lakihan po natin ng laman para at least pagkagat po ay malaki ang laman. So, ayan na po. So, lagyan natin siya ng dalawang mahaba na hiniwa nating keso sa kabilang side po, mga kaguro. Yan. So, ayan na po yung keso. Balutin na po natin, mga kaguro. Yan. So, lagyan natin ng white egg para dumikit po siya, mga kaguro. Okay, so ito na po. Lagay po natin dito yung ating nagawa na po, mga kaguro. O, diba? Gamit ang ating puso ng saging na medyo mura lamang po, ay makakagawa na tayo ng Shanghai. Mumurahing Shanghai, pero mas sustansya, mga kaguro. So, ayan. So, ulitin ko, nilagyan natin ng dalawang hiwang keso sa kabilaan po. Hindi ko lang po alam kung kapos po itong ating lumpia wrapper o sobra. Hindi po natin matansya, mga kaguro. Hoy! Uy, hindi ko pala na sa'yo. Ay, uy, bukas yung... Ay, hindi ba bukas pa? Buksan mo pa. Buksan mo yun. Pamangkin ko po yung dito nakatira sa amin. Si Tipoy. Ah, yung in-order na ano? Yung kay ate daw, kay kuya lang daw bigay. Aling kay ate? Order kay ate, Diyos ah. Ah, may order ba si ano? Nandiyan naman si Chupis ah. Ay, wala pa? Ha? Ay, yung bayad? Ay, ano? Ewan ko. Sabi lang yung ano eh. Iwan ko daw. Ibigay ko kay ano. Kuya? Ay, Kuya Chupis? Kapulo. Tapos, sa'yo... Sampalok lang order ko.
Oreg. Ano ba kaiba ng oreg? Spicy to the oreg. Magkano ba yan, boy? Sa'yo, 75. Ito doon sa 123. Ano ba, kuya? Oo, oh, nandiyan. Trabaho. Oh. Work from who's here. Ah. Ito, pwede doon sa isa. Ah, sige. Tika lang. Pabigyan mo nga pa ng ano, bayad. Nandiyan. Magkano yan kay Diyosa? 120. 75 sa'yo. Saan yung warit mo? Tingnan mo nga kung... Ayan o, yun o. Sa ano? Magkano? Saan na tayo naman? Ha? Balik po ako mga kaguro. Mga kaguro, ito na po. Tapos na po na tayo nagbalot ng ating lumpia. So ngayon po ay prituhin na po natin mga kaguro. Hindi ko po alam kung ilang piraso po itong nagawa natin. At nabigyan na rin po natin ng ating pamangkin na si D-Boy. Binigyan ko po ng 3 piraso. Yan. So ayan po. So mag-start na po tayo. Meron pong kaunting natira mga kaguro. So, siguro bilugin na lang po natin to at gawin na, natin po itong bola-bola. Isang bola-bola lamang po. Ayan. So, ayan. Prituhin lang po natin yan mga kaguro. So, let's go mga kaguro. Samahan niyo po ako sa pagprito ng ating Shanghai lumpia na puso ng saging na may giniling mga kaguro. Antayin lang po natin mga kaguro na uminit yung ating mantika. Natawa ako mga kaguro yung ating iniwan na keso. Ayan na lang po yung natira. May natira pa po isang slice na maliit. Yan. Okay, try natin kung ano na po ba ito. Mainit na po ba? Yan. So, pwede na po, mga kaguro. Hindi ko po ito binilang mga kaguro. Mamaya titingnan natin kung ilang piraso po ito. So, binigyan po natin ng aking pamangkin ng 3 piraso kasi sabi niya babaonin daw po niya sa kanyang work bukas. Uunahin po natin mga kaguro yung para kila ate. Ihuli na po natin yung amin kasi para makakain na rin po sila dahil ang oras. Time check po ay 8:10. Advance ba ng 10 yan pa or sakto? Ah, 8:30 na ba? So 8:30 na pala po mga kaguro. So unahin po muna natin yung kila ate sa pagluto. Bigyan na natin sila pag may naluto na tayo. Para makakain na rin po sila mga kaguro. Total tayo po ay nakamerienda naman po kanina. So, huli na po tayo mga kaguro. So, ayan na po. Nagprito na po tayo sa ginawa kong lumpia. Lumpiang puso ng saging mga kaguro na nilagyan natin ng giniling na baboy. Tinipid na Shanghai, mga kaguro. Tinipid na lumpiang Shanghai.
Alin ba tama mga kaguro? Shanghai na lumpia o lumpiang Shanghai? Lumpiang Shanghai po ata mo, mga kaguro. O, di ba mga kaguro, sa puso ng saging, nakagawa tayo ng Shanghai o lumpiang Shanghai, mga kaguro. So, 7 piraso na po itong nakasalang, mga kaguro. So, ayan, luto na po ito. Patuluin lang natin. So, ito na po yung ibigay natin ni Ate Edna, mga kaguro. Dagdagan pa po natin sa pagprito. So, hindi lamang po nakagawa tayo ng lumpiang Shanghai, mga kaguro, sa pamamagitan ng puso ng saging. Kundi, nakatipid pa tayo, mga kaguro. Meron na tayong lumpiang Shanghai. So, ito na po, mga kaguro. Ayan. Oh. So, salang pa po tayo. So, hinaan lang po natin. So, itong isa medyo natanggal po mga kaguro. Hindi ganong dumikit.
Oh, paunin na po natin mga kaguro. Eto na po mga kaguro kay Ate Edna. Ibigay na po natin para sa kanila. Ayan, always remember mga kaguro. Share po your blessings. Ayan po, bigyan natin si Ate Edna nito. At ayan naman po yung huli po para po sa amin mga kaguro. So, let's go mga kaguro. Deliver na po natin ang atin na yung ng pork giniling mga kaguro. So siguro po hanggang dito na lamang po mga kaguro ang aking bag. Hindi ko na po kayo dadalhin para matapos na po ito lahat ng pagluluto mga kaguro. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po mga kaguro sa panunood at sa oras po mga kaguro. Thank you so much. God bless po sa inyong lahat mga kaguro. Bye-bye! I love you po!